Kani-kanina lang ay nakaalis na sa Thanksgiving party para sa kanya sa Cebu City si President-elect Rodrigo Duterte. Makabalita tayo mula kay Ian Cruz live sa Cebu City. Ian. Yes, Chino. Nakaalis na nga dito sa Cebu Country Club itong si President-elect Rodrigo Duterte. At Chino, bandang alas 8 ng gabi nang dumating dito itong si Duterte. Kasama niya si Bongo at namataan din natin ano, doon si Senator Alan Peter Cayetano. Yung ilan sa kanyang mga magiging gabinete gaya ni Attorney Vitaliano Aguirre, Alfonso Cusi, at ilan pang mga personalidad. Naroon din Chino, no, itong kanyang anak na si Basse Duterte. Sa limitado no, ang mga naibigay sa ating mga video at larawan. Subalit doon sa naging talumpati ni Duterte, no, na halos sa isang oras din ano, doon sa loob ng country club, ang sinabi sa atin itong si Attorney Vitaliano Aguirre ay tulad ito ng mga nasabi niya ng kanyang kampanya, ang kanyang paglaban sa droga, sa krimen at sa korupsyon. Nagpasalamat Chino doon sa mga taga rito no sa Cebu at sa mga kalapit na lugar dito ang President-elect. Kayo din itong si Senador Alan Peter Cayetano dahil nga sa suportang tinamo nila noong nakaraang eleksyon kung saan nga kapwa sila no matataas yung kanilang nakuha boto at si Duterte ang nanalo dito sa Cebu. At Chino kanina ay nung lumabas na ang President-elect dito sa country club ay nagkaroon ng pagkakataon ano, na lumabas siya doon sa kanyang sasakyan ano, at hinarap niya. No, nagbigay siya ng ilang pahayag sa mga kagawad ng media na kanina pang hapon naghihintay dito sa labas ng country club. Nung Chino, yung paglabas na yan ni Duterte ay talagang hindi namin inaasahan sapagkat yung binanggit sa atin ni Bongo na kanyang executive assistant, ang sinasabi nitong si Duterte, sinasabi nitong si Bongo ay hindi naman daw talaga, hindi nila matiya kung magkakaroon ng access sa media itong si Duterte dahil ilang araw na nga siyang hindi nagpapa-interview at through PTV4 at sa RTBM lamang yung kanyang mga nagiging pahayag. Pero yung paglabas nga nitong si Duterte talagang kinagulat din ano, ng ilang mga mamamahayag sapagkat hindi inaasahan ito. At kung may play nyo lang ano diyan sa base no Chino yung video na yon ano, makikita si Duterte na dito sa mismo kinatatayuan ko na ito ay dumaan yung kanyang sasakyan at lumabas siya doon sa kanyang sasakyan at kinausap niya no yung ilang kagawad ng media. Sinabi sa atin ni Alan na Domingo ng GMA Cebu na ang nabanggit daw ni Duterte no sa salitang Cebuano ay nagpapasalamat siya sa mga tao sa kanyang suporta at humihingi siya ng pasensya sapagkat kontrolado na raw yung kanyang mga galaw ngayon. Narito ang pahayag nitong si Duterte. Sorry kayo nga, di ko maka... kontrolado na ang akong... Di mo na sila pabuot. Sila may gusto mong buot sa akong naipanahon nga magsuportahan. So... sa ngayon ay nakaalis na nga no itong si Duterte rito at ang binanggit sa atin ng isa sa ating mga source doon sa kanyang kampo ay may pinuntahan pang lakad dito rin sa Cebu City itong si Duterte, kaya inaasahan nga na dito na siya mag-overnight at hindi pa rin natin matiyak Chino no kung bukas ba ng umaga o sa hapon ay makakabalik na siya doon sa Davao City. Chino. Iyan, nakita natin na nagpa-ambush interview nga o humarap ulit sa Manila-based media itong si incoming President Rodrigo Duterte. Pwede ba nating sabihin na happy days are back again between the media and the incoming president? At Chino, siguro ano, kanina kasi doon sa Thanksgiving party, talagang napakaganda ng mood nitong si Duterte. Actually, by invitation nyo, privado yun ano. At bawat mesa doon ay nagkaroon nga ng parang doon sa kasalan na nagkakaroon ng picture taking at game na game itong si Duterte. Kaya nung paglabas niya dito, actually Chino ang nakaabang dito, karamihan mga Cebu-based na mga journalist. At kaya sa salitang Cebuano nga siya no, nagsalita. At yun, isa sa mga nakita natin Chino no, na isa na to sa indikasyon ano, na handa naman siyang makipag-usap
sa mga kagawad ng media, kaga hindi katulad ng mga naging mga ulat ano na naging pahayag niya no na hanggang sa matapos yung kanyang termino ay hindi na siya magsasalita. Pero ngayong gabi ay napatunayan nga no na hindi ito mangyayari sapagkat siya mismo ang bumaba doon sa kanyang sasakyan at kinausap at nagbigay ng pahayag sa mga kagawad ng media, Gino. Maraming salamat, Ian Cruz.